Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Si Kristong nasa sa iyo ang pag-asa sa kaluwalhatian. Tatlong mahalagang katotohanan po ang nasa mensaheng ito. Number one, believe Jesus and know Him. Sumampalataya kay Hesukristo at kilalanin siya. Pangalawang katotohanan, power, authority, dominion, influence, ito po ay magdadala sa atin sa pagkilos at paggawa ng Diyos ng himala. At ang pangatlong katotohanan, the church is the body of Christ. And each Christian, his body or her body is the temple of the Holy Spirit. So pansinin po natin, itong napakagandang katotohanan na tayo ay kabilang sa katawan ng Panginoong Hesukristo at bawat isa sa atin templo ng banal na Espiritu. So tayo po ay manalangin, O Diyos aming Ama, dakila at napakabuti at walang katulad ang kabutihang ito. Gawin mo kaming lahat ay matatapang. Gawin mo kaming lahat ay laging pasulong at palusog para wasakin ang pwersa ng kadiliman sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ito ay maganap sa bawat isa, sa iyo ang kaluwalhatian naman sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Amen and Amen. So ano po ba ang kaluwalhatian? Christ in you, the hope of glory. Si Kristong nasa iyo ang pag-asa sa kaluwalhatian. Ano po ba ang kaluwalhatian ng Diyos? Tingnan natin sandali sa John 11:4. At ang kaluwalhatian ng Diyos po ay yung kanyang presensya para gumawa ng himala sa buhay ng isang kanyang sinasamahan. When Jesus heard that, He said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby." Hello? Nung marinig niya na si Lazarus na kanyang matalik na kaibigan ay nasa bingit na ng kamatayan at malapit ng mamatay, ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga kapatid, kay Maria at Martha? Itong sakit na ito ay hindi para siya mamatay, kundi sa kaluwalhatian ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay maluwalhati sa pamamagitan ng sakit na yon. Kaya dito makikita natin ang isang umaalingaungaw na katotohanan. Gamitin mo ito sa anumang aspeto ng iyong buhay. Kung pera ang problema mo, hindi yan para maghikahos ka. Yan ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, para magkaroon ka ng karanasan kung paano magkapera sa paraan ng Diyos. Amen? At dito makikita natin, ipakikita ko po sa inyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kahit po ang bansang Israel at ang mga Hudyo'y pinarirusahan, pag tumaghoy na sa panalangin ang mga saserdote, nagkakagala ka na ang buong sambayanan. At ako ay nalulungkot kapag kita ko na meron tayong prayer mountain, pero walang mananalangin. Ito'y hiniling ko sa Diyos. November of 1995, nagiba yung ating maliit na kapilya dun sa Bundok Banahaw. At tinawagan ako ng aking asawa at ang sabi niya, nagiba ang simbahan. Total, dahil malakas yung bagyo. Pero biglang ang tinig ay napakalakas.
itatayo ko yan na matatag. And then true to that revelation, lagi pong may katuparan yon. Basta paniniwalaan mo. At pinaniwalaan ko po. And then, 2011 na, end of the year 2011 na simulan po natin gawing bato. But 2005, nakapagawa rin tayo ng 24 prayer cells. Pero hanggang ngayon, walang maalab manalangin. Ang pinakamatindi pong gawain ay panalangin. Ulitin ko muli. The main business of the church is prayer, but seldom Christians pray. Bihirang-bihira ang totoong Kristiyanong mananalangin. Kung manalangin man ay tungkol sa kanyang kailangan, tuition, pambayad sa ganito, yun lang. Pero ang tunay pong panalangin, ang inuuna ay ang Diyos at ang kapwa-tao. Bahala ang Diyos sa iyong kailangan. Amen po ba? At sabi ko, Panginoon, bakit po ganun? Matatakotin ang tao sa panalangin. At makikita po natin, wala kang makikita ang Kristiyano sa Metro Manila. Walang identity ang mga Kristiyano. Bakit po kaya? At dinala ko ng Panginoon, problema rin pala niya ang mananalangin. Eh, lumakas ang loob ko, hindi ko pala problema yun. Mismong problema ng Diyos ang mananalangin. Isaiah 59 verse 16, naghanap ang Diyos ng mananalangin para mapigilan niya ang kanyang pagpaparusa. Ano po ang sabi? And he saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. Therefore, his arm brought salvation unto him and his righteousness is sustained. Ibig sabihin, ay siya na mismo ang pumigil sa kanyang puot at sa kanyang pagpaparusa. Dapat po tayo ay umiiyak dahil sa kasamaan sa ating paligid. Pero nasan tayo? Abalang-abala tayo sa sarili nating daigdig. Abalang-abala tayo sa sarili nating mga pangangailangan. Kaya tayo, ano po, hindi ko po ipinupwera ang aking sarili. At kung ito ay nakita ni Isaias, nakita rin ito ni Ezekiel sa 22:30. At laging tandaan mo po, ano po ang sabi sa Ezekiel, and I sought for a man among them that should make up the heads and stand in the gap before me for the land that I should not destroy it, but I found none. Hindi po dapat dumaan sa atin ang malalakas na bagyo. Before Ulysses, napakatibay po ng panalangin. After nung mga nagdaang apat na bagyo, nagpabaya tayo. Kaya nakadaan ng isang napakalawak na bagyo. Do not give up interceding for the land. Huwag mong isusuko ang panalangin upang mamagitan tayo sa buong lupain ng Pilipinas. Jesus reigned through intercession. Jesus himself is an intercessor. The Holy Spirit is an intercessor. Likewise, we must be like Jesus and like the Holy Spirit in intercession. Kaya dito, aking nais na inyong maunawaang mabuti, hindi ka basta Kristiyano ng baliwala lang. Kailangan sa lugar mo ay mawawala na ang kasamaan. Pero kung nag-i-enjoy ka sa mga nasa kapaligiran mo, ibig sabihin, you are not doing your assignment. Kaya ka nandyan sa lugar na yan para masira ang mga kasama. At laging tandaan mo, huwag kang matatakot sa mga masama. Dahil yung masasama ay aalisin ng Diyos at ikakalat sa kung saan saan lugar. Aalisin ang mga masasama kapag ikay nananalangin. Kaya nga po, Christ in you, the hope of glory. Sa Colossians 10:27, Christ in you, the hope of glory. At laging tandaan mo po, basta ikay nananalangin, pero bago natin basahin ang Colossians, tingnan natin sa Ezekiel 9, verse 6. Yung lahat po ng nananalangin ay may tatak at walang salot na makalalapit sa kanyang katawan. Ano po ang sabi rito? Slay utterly old and young, both maids and
little children and women. Pagpaparusa po ito ng Diyos. But come not near any man upon whom is the mark. And begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. Sino po itong tinatakan para hindi masira ng pagpaparusa ng Diyos? Yung mga intercessor po. Iurong natin ang ilang talata at tingnan natin kung sino ang tatatakan. Dahil may anghel na may padalang pantatak sa verse 4. Tingnan natin. So, and the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. So, sino raw po ang merong tatak para hindi daanan ng parusa ng Diyos? Yung mga humihibik at hindi matagalan ang karumal-dumal na kasamaan sa kanyang paligid. Hindi po ako enjoy sa corruption. Hindi po ako enjoy sa kabaklaan at katumbuyan. Yun po'y aking kinamumuhian. Kasalanan ay dapat kamuhian at hindi dapat payagang magpatuloy. Ang tinatataka na yung mga taong muhi sa kasamaan, muhi sa kasalanan, muhi sa kahirapan, muhi sa salot. Hello? At dito makikita po natin, it's the work of the Holy Spirit. Makikita po sa inyo ang napakagandang balangkas at plano ng Diyos. At kung titignan po natin sa Ephesians 1 verse 14, may panalangin po si Pablo. Ano kaya ang kanyang panalangin? Ephesians 1:14, bago natin balikan yung Colossians 1:27. At ang sabi po dito, which is the earnest of our inheritance and the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Again, nakasulat po yung glory. And what is glory? The desire of the Lord to perform miracles. Ang hangarin ng Panginoon na makagawa ng himala. At ang Panginoon ay ang gawa ay magpagaling ng may sakit. At kahit ang kalikasan ay pwede niyang baguhin. At maging ang mga patay ay pwede niyang buhayin. At siya ang nagsabi, ang sumasampalataya sa kaniya, ang ginawa ko, sabi niya, ay magagawa din nila. Eh, pwede ka palang magpagaling ng may sakit. Dahil si Kristo'y nasa iyo. Hello, pwede mo palang patigilin ng bagyo dahil si Kristo'y nasa sa iyo. Amen? Pwede palang ang isang naghihingalo ay iyong buhayin dahil si Kristo'y nasa sa iyo. Pero ano ang maririnig mo sa isang Kristiyanong nagmamasay? Ay, matanda na pala yan. Dapat lang mamatay na at makapamahinga na. Kristiyano ka baga? Huwag kang hahatol. Habang may hininga, sabihin mo, mahaba ang iyong buhay. Mahaba ang iyong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen? Eh kung mamatay yon, hindi mo na pananagutan dahil ipinahayag mo ang mahabang buhay. Eh kung sinabi mo, yun nga yung sinabi ko kanina, matanda na yan, dapat lang dahil siguro pagod na nga at siguro pabigat lang sa pamilya. Dahil laging tandaan mo, hindi siya pabigat sa pamilya, siya ay gamit ng Diyos para sa pamilya, para sila'y mag-alab sa Diyos. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Amen. O, purihin ng Panginoon. Sabihin mo, salamat na lang at ako'y nakapag-reserve. Ang simbahan po ay lugar ng kapangyarihan ng Diyos. At para ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos sa simbahan, kailangan ang lahat ng nasa simbahay dumadalangin sa Diyos. Pansinin po natin sa 1 Kings 8:11. Ipakikita ko lang po ang kasaysayan sa lumang tipan. Basta sila ay talagang sumamba sa Diyos, ano ang nangyayari?
so that the priest could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord hath filled the house of the Lord. Hallelujah. Sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinuno ang bahay ng Panginoon. At yun po'y paulit-ulit kahit sa panahon ni Solomon, sa panahon ni David, ang kapuspusan po ng kaluwalhatian ng Diyos ay lumulukob sa bahay ng Diyos. Kaya kailangan ito ay maganap din sa simbahan. Kailangan ito'y mangyari din sa bawat Kristiyano. Bibilisan ko po ha, Kristiyano. Dahil maraming Kristiyano ay Christian. Tiyan lamang ang inaasikaso. Amen. Kailangan Kristiyano. Amen. Christian. So, nais kong iyong intindihin mabuti na ang Diyos ang magpapakain sa kanyang bayan. Ang Diyos ang magtutusto sa kanyang bayan. Ang Diyos ang mag-aasikaso sa iyo at sa akin, sapagkat bago pa natin malaman ang kailangan natin, alam na ng Diyos. At ang sabi rin ng Biblia, at hindi pa sila tapos manalangin, pinakinggan na sila ng Diyos at sinagot na sila ng Diyos. Kaya dito makikita po natin, napakaganda po ng banal na kasulatan at kailangan ito ay ating laging pagtiwalaan. So, ibalik natin sa Ephesians 1:14, pero basahin natin sa verse 15. Ipakikita ko lang po sa inyo kung paano ang buhay mo ay makapamumuhay ka in the power, authority, dominion, in the mighty name of Jesus, that you will be an influential person. Wherefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. So, pansinin po natin. Faith in Jesus, faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints. Kailangan pong tayo ay magtagumpay sa makasariling buhay. Kailangan ang lahat ng kapatiran dito sa ating dinadaluhang simbahan, kailangan ating sila'y iniibig lahat. Amen? Na iyong laging iniisip na bawat isa ng mga kapatiran natin ay mapagpala ng Diyos. Na bawat isa ay makapagtagumpay sa anumang suliranin na kanilang pinagdaraanan. Yun po ang love. At ano po ang sabi? Kaya sabi ni Pablo, narinig ko din na ang inyong pananalig sa Panginoong Hesukristo ay matibay at matatag. At yung inyong pag-ibig sa mga kapatiran ay matibay at matatag. At ano po ang sabi sa verse 16? So, cease not to give thanks. So, hindi ako tumitigil sa pagpapasalamat para sa inyo. Bakit niya pinagpapasalamat ang mga Kristiyano ng Ephesus? Dahil sa kanilang pananalig kayo sa Panginoong Hesukristo at pag-ibig sa mga kapatiran. At anong sabi niya, hindi ako tumitigil na ipagpasalamat ko ang inyong pananalig at pag-ibig sa mga kapatiran at lagi ko kayong binabanggit sa aking mga panalangin. Hallelujah. At ano ang kanyang binabanggit? At ito po, ang sabi niya sa 17, ito ang kanyang hinihiling sa Diyos. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So we can know Jesus only through the Holy Spirit. And the Holy Spirit will give us wisdom and revelation so that we shall know Jesus in a personal way. Hello? And ano ang sabi sa verse 18? The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of the calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So pansinin po natin, ang mata ng inyong pangunawa ay magliwanag upang malaman ninyo ang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Hallelujah! At kung ano ang yaman ng kalwalhatian ng kanyang mana na inilagay niya sa mga banal. Hallelujah. So what is that inheritance? Ang ibinigay sa atin ay ang banal na Espiritu para ikaw at ako
ay hindi maghira para ikaw at ako ay hindi manatili sa kamalasan. Tingnan mo liyang iyong katabi, minamalas ka ba? Ibig sabihin ay kailangan mo ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya kung tinatabangan kang dumalo ng gawain, ang ibig sabihin, wala ka sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang mga pagsubok po, ang mga krisis po ay gamit para tayo ay mag-alab at maglagablab at magliyab ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. At kapansin-pansin, sa ikalawang bahagi sa Ephesians 3, verse 14 uli, dito sa 1:14, sa 3:14, at ang sabi po niya rito sa 3:14, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ." Kanino raw siya lumuluhod? Sa Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano naman ang kanyang kahilingan dito? Doon sa chapter 1 ay magliwanag ang kanilang isipan. Magliwanag ang kanilang mga mata. Dito naman, ano ang kanyang prayer request dito? At ang kanyang prayer request sa verse 15, ano ang sabi niya? "Of whom the whole family in heaven and earth is named." So kay Hesus Kristo, ang buong pamilya sa langit at sa lupa ay pinangalanan. Wow! Hallelujah! Kaya ang pangalan ng pamilya ng Diyos, kaya tayo tinatawag na Kristiyano. At ano ang layunin ng pagiging nating Kristiyano? Verse 16, ano po ang sabi? "That He would grant you according to the riches of His glory," hallelujah, "to be strengthened with might by His Spirit in the inner man." Hindi po tayo magiging matibay, hindi po tayo magiging matatag kung ang banal na Espiritu ay hindi tayo palalakasin sa ating kaluluwa o sa ating isipan. Banal na Espiritu lang po ang nagpapatibay sa akin. Banal na Espiritu lamang ang nagpapatapang sa akin. Banal na Espiritu lamang ang nagbubudyo at nag-uudyok sa akin na gawin ang mga hindi ko alam. At ang sabi niya, so banal na Espiritu na nasa ating kaluluwa. Sa verse 17, ano po ang sabi? "That Christ may dwell in your hearts by faith." Para makatira si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng pananalig, "that you being rooted and grounded in love." Because Jesus is the love of God. So when Jesus is in our heart, then we are rooted and grounded in love. Hallelujah. At dito makikita po natin sa verse 18, if you are rooted and grounded in love, and that is true because Jesus dwells in your heart. And how true is that Jesus lives in our heart? By the testimony and witness of the Holy Spirit in verse 16. "May be able to comprehend with all saints." So, pansinin po natin, paano ko malalaman that I am rooted and grounded in love? Sa pamamagitan po ninyo. Hello? How shall I know that I am rooted and grounded in love? Pag may masamang ugali sa inyo, iibigin ko yung masasamang ugali. Hello? "May be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height." Nang ibig sabihin, hindi tayo pare-parehong matapang. Tingnan mo ang iyong katabi. Hindi tayo pare-parehong nag-iikapo pagminsan. Inaasikaso pa rin natin sarili natin. Amen. Pero hindi ko kayo hatulang kung hindi kayo nag-iikapo. Mamahalin ko kayo para maranasan ninyo ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Doon lamang po makikita na lahat tayo nag-uugat sa pag-ibig, rooted and grounded, at hindi mo hahatulan ang sino mang kapatira na natutulog kapag ako'y nangangaral. Hello? Kaya nga po nais kung iyong maintindihan, tayo narito hindi para humatol sa isa't isa. We are not here to judge one another. We are here to love each other. Kapag ikaw lamang ay bukas sa patnubay ng banal na Espiritu, malalaman mo kung sino ang kapusang pera. At saka mo
iisip, kaya pala may dala akong sobrang pera, parang gusto ng Diyos ibigay ko kay. Ayan. Eh, pero kung wala sa iyo ang pag-ibig, hindi ka mag-iisip ng bibigyan. Hindi narinig. Receiving is only by giving. Reaping is only by planting, by sowing. Harvest is only by planting. And one of the most strong faith person is a farmer. Ang pinakamalakas ang pananampalataya, isang magsasaka, dahil ang magsasaka, magtatanim, maghihintay siya ng 3.5 months bago mag-ani. Pero sila po'y nabubuhay. Bakit po? Dahil malakas ang kanilang pananalig na sila'y mag-aani. Tingnan mo ang iyong katabi. Yun ay ginamit ng Biblia para ikaw at ako'y matuto na magtanim, sapagkat sa mga itinanim natin, dun tayo may aanihin. Walang itinanim, huwag kang mag-alala, dahil ako'y mag-aani ng marami, babahagin ang kita. Ay araw-araw ba'y babahagin ang ka na lang, ay magtanim ka na rin. Amen? At nasa gayon, pare-pareho tayo na malaki ang ani. Amen? At pag malaki ang ani natin, makapupunta tayo sa Bicol, makapupunta tayo sa Cagayan, at makapagdadala tayo ng ating ani. Pero nasan ang mga anihin? Sayang, sabihin mo sayang. Huwag mong sayangin ang iyong taon ng buhay. Maganda ang pangarap ng Diyos sa bawat isa sa atin. So ngayon makikita po natin, bakit gusto ng Panginoon na nabubuhay tayo sa pag-ibig? Sa verse 19, "And to know the love of Christ which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God." What is the fullness of God? Ano po ang kapuspusan ng Diyos? Yung pag-ibig po ni Kristo. Na ikaw at ako inibig ng Panginoong Hesus Kristo nung hindi pa tayo maganda ang ugali. Eh, kung ang pag-ibig ng Diyos ay pagmaganda na ang ugali natin, wala pong kukwalify sa atin. Dahil lahat tayo masama ang ugali. Kaya kung sasabihin mo, kayo lang, pastor, eh, ikaw ang pinakamasama ang ugali. Dahil hindi mo inaamin na masama kang ugali, dahil ang mga masama ang ugali, ang inaasikaso lamang niya ay kanyang sarili. Me, mine, and myself. Laging nag-me na para sa sarili. Kaya kailangang mabasag ka sa sarili. Sabihin mo sa iyong katabi, mabasag lahat tayo sa sarili. Dahil ang pag-ibig po ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Love covers multitude of sins. May nakita kang masamang ugali, you keep your mouth shut. Huwag mong, alam mo, si ganun pala. Kaya pala. Huwag. Ang tawag doon, chismis. So, keep your mouth shut and love them anyhow. Amen po ba? Hallelujah. And to know the love of Christ which passeth knowledge, that we might be filled with all the fullness of God. Ano ang pangako ng Diyos dito sa panalangin ni Pablo? Ang pangako dito ng Diyos ay verse 20. That God is able. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. And what is that power that work in us? Verse 16, the Holy Spirit. Amen. So the Holy Spirit is working in us. And what is the work of the Holy Spirit? To love all the saints. Hello? So when we love each other, hallelujah, then God is able, you are giving freedom to God to do His utmost best. Hallelujah! Hallelujah! So, pinapaintulad mo na malayang makagawa ang Diyos ng malalaki sa iyong buhay, at maraming kaluluwa, mga kamag-anak mo, ay makakilala sa Diyos dahil nakita nila na ikaw na walang-wala ay umunlad at naging maunlad na ngayon. Ang sasakyan mo'y tatlo-tatlo na. It's not for ourselves. It is for carrying souls to the kingdom of God. And ayos kong iyong intindihing mabuti, Christ in you, the hope of glory. Meaning that you are allowing Jesus to do great miracles through you. Pinapahintulot mo na ang Panginoong Hesukristo ay makagawa ng mga pambihirang himala sa iyong buhay. At ako po'y naniniwala, this is now our time. This is now our time. Sabihin mo sa iyong katabi, this is now our time.
Sa Ephesians 3:4, makikita ko lang po sa inyo kung ano ang tumatrabaho mula pa noon. At ang sabi po, whereby when you read, you may understand my knowledge of the mystery of Christ. So, pansinin po natin. Kung saan nga, kapag binasa ninyo, mauunawa ninyo ang aking pagkakilala at pagkaalam sa hiwaga ni Kristo. What is a mystery? It cannot be explained by our intellect and reason. Pag sinabing hiwaga, hindi po yun mapag-aaralan. Yun po'y kusang ituturo ng banal na Espiritu. Amen? Whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. So paano makikilala ng mga tinuturuan ni Pablo ang hiwaga ni Kristo sa buhay ni Pablo? Hindi siya naghihirap kahit siya ay kapos. Sa buhay ni Pablo, hindi siya umuorong sa salot. Dinudurog niya ang salot. Why? Because of the mystery of Christ. Christ in you, the hope of glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah! At ano ang sabi sa verse 5? Ano ang sabi sa verse 5? When in other ages was not made known unto the sons of men as it is now revealed unto His holy apostles and prophets by the spirits. Sino raw ang nagsiwalat sa mga banal na propeta at apostol ng Diyos? The Holy Spirit. Amen. So, when the Holy Spirit is in each one of us, then this revelation of God to the prophets and to the apostles will be revealed to you as well. Amen. And who are the prophets and who are the apostles? They are performers of God's miracles. And you are qualified to do those miracles. Oh, I'm so excited for you. At ano ang sabi sa verse 6? At ang sabi po sa verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of this promise in Christ by the gospel. Dati po, Hudyo lamang ang nakakakilala sa Diyos. Dati po, ang Diyos ay malapit lamang sa mga Hudyo. Pero kay Kristo, ikaw at akong hintil ay inilapit ng Diyos sa kanyang sarili. Ano po ang katuturan? Ano po ang layon? Bakit tayo ay inilapit ng Ama sa kanyang anak para makalapit tayo sa kanya? Verse 7. Ano po ang sabi? Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God. So ano po ang sabi? The gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. That He is able to do that because of the grace of God. The grace of God made Him to receive the Holy Spirit as the gift, as the earnest of His inheritance. At yun din ang nasa iyo at nasa akin. Amen? Kaya sa verse 8, ano po ang sabi? Unto me, who am less than the least of the saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Nasaan daw po ang kayamanan? Na kay Kristo. At itong kayamanan ito, hindi kayang masayod ng isipan ng sino mang tao. If you have Christ, you are the richest among the rich. Amen? Kaya kahit wala ka, hindi ka mariringgang wala. Kahit kapos ka, hindi makikita sa iyong mukha ang kakapusan. Amen? Kaya pag tayo nag-uusap, hindi mo alam kung kailan ako malaki ang bayaran. Dahil kung kailan malaki ang bayaran, kung saka ako tuwan-tuwa. Dahil may gagawin na naman sa akin ang Diyos. Hello? Eh yung iba, nalalamutak yung mukha pag marami ang bayaran. Para bang hindi siya kayang tulungan ng Diyos. Yung sama-sama natin, pag ako nga nagbubulay at nakikipag-usap sa Diyos, yung sama-sama nating pangangailangan, mas malaki pa yung pinakamaliit na butil ng hanip. Nakakita na kayo ng hanip? Yung lahat ng kailangan ng buong daigdig ay hindi sasapat sa laki. Huwag ng hanip, buhangin. Ganong kalaki ang Diyos. At kaya niyang ikaw ay pagalingin sa lahat ng sakit at karamdaman at kaya kaniyang iangat sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Kaya nga nais kong iyong intindihin mabuti,
Huwag ka nang akala mo'y nagdarahop ka at akala mo'y pinagdabutan ka at pinasigsarhan ng langit at lupa. Bukas ang langit at lupa sa iyo, kaya ka naririto ngayong umaga. Amen. Hallelujah. So how shall you activate the verse 20 promise of Ephesians 3? Paano mo isasagawa ang verse 20? More of the Holy Spirit every day. Because we have access for this promise. Amen? So ikaw ay merong bukas na pintuan para angkinin ang kanyang pangako sa verse 20 ng Ephesians 3. At ano ang kanyang pangako? At ang sabi niya, now unto him that is able, sino raw makagagawa, now unto him that is able to do? Exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. And what is that power that is at work in me? The Holy Spirit. And what is that power that is passive in your life? The Holy Spirit. Because hindi mo ginagamit ang kasangkapan ng Diyos na banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ang magbibigay sa iyo ng katalinuhang karunungan para malutas mo ang lahat ng suliranin mo at malaman mo kung nasang bulsa yung kailangan mong pera sa iyong mga bayarin. Amen po ba? Kaya nga iyong unawain at intindihing mabuti according to the power that worketh in us. And what is this power? The power of the Holy Spirit. And what is He doing through us to believe that Jesus is able? Amen. That the Father is able to do. At yun pong tatlong pagtukoy doon sa gagawin niya, exceeding abundantly above. Grabe po ito. Labis, masaganang masagana at nananagana, abundantly, it is on course, it is in progress. Labis at masaganang masaganang nasa ibabaw ng lahat ng kaya mong hingin o isipin. Hallelujah! So, ikagugulat mo na lang, isang araw, andyan na yung iyong hiningi. Dahil ikaw ay nagmahal sa Diyos at sa iyong kapatiran sa simbahan. At ano po ang sabi, bakit tayo pagpapalain ng exceeding abundantly above all that we ask or think? Verse 21. Unto Him be glory in the church. Sa Kanya ang luwalhati sa simbahan. By Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Saan daw nandun ang malaking pagpapala? Sa loob ng simbahan. Saan daw nandun ang malaking pagpapala? In the church. Pero maraming tamad na pumaroon sa simbahan. Hanggang kailan itong pangakong ito? Throughout all ages. Na ibig sabihin mula pa kay Abraham hanggang ngayon, hanggang sa mga anak namin at mga apo namin, ito ay totohanang magpapatuloy na mangyayari ng tuloy-tuloy hanggang ulap. Throughout all ages, world without end. So pansinin po natin, the world will end, but our world will not end because our world is heavenly. Amen. Hallelujah. Ang ating daigdig ay makalangit, kaya yung daigdig na panlangit hindi magtatapos, pero ang daigdig ng bansa o ng lupain, magtatapos. And what is that world? That is a kind of life. World is not the cosmos. World is the life habit and lifestyle of people on the face of the earth. So if you trust and believe in God and depend on God, you are living in a world that is divine, supernatural, and heavenly. Ang natutunan ko noon, dahil ang diablo raw ay nasa hangin, kaya ginagapos ko ang diablong nasa hangin. That is for a while. Pero nung matuklasan ko that Jesus is the head of His body, the church, where Jesus is spiritually, and this is also a mystery, where Jesus is, there I am. Kaya mula noon, hindi ko na ginagapos ang diablo sa hangin, ako ay tumitingin na, dahil kaya pala sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang diablo at ang mga demonyo sa iyong sakong at yuyurakan mo ito. Ako pala ay nasa ibabaw at ang diablo pala ay nasa ilalim. Amen. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Romans 16, verse 19. O, ang Diyos po'y napakaganda. Maliwanag po ang kasulatan. At ang sabi po ron, for your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf, but yet I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. Sa inyong pagsunod, nakarating sa iba't ibang dako sa lahat ng tao. At ako'y natutuwa kung magkagayon, alang-alang sa inyo. Ngunit, hinahangad at minimithi ko na magi kayong matalino tungkol sa lahat ng mabuti. Hello? At magi kayong pangkaraniwan tungkol sa masama. Alam mo ang sabi sa verse 20? And the God of peace shall bruise Satan under your feet. Shortly. Yun pong shortly ay military word na di kaginsa-ginsa. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. And ayos kong iyong makitang mabuti. Sa verse 19, ibalik ulit natin. For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf. Colon. But yet I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. Huwag ka pong magmamaktol, huwag ka pong mag-aalala, huwag ka pong magrereklamo, huwag ka pong hahatol. Sa 12:12 ng Romans, ito ang gawin natin. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Nagagalak na may pag-asa, nakapagtitiis sa kapighatian, nagpapatuloy at mabilis na manalangin. Hello? Ang lahat ng pinagdaraanan natin, ang katapat lang niya na ipanalangin. Ulitin ko muli, ang lahat ng pinagdaraanan natin, ang katapat lamang ay panalangin! Hallelujah! Ano ang sabi? Continuing instant in prayer. Kaya nais kong iyong intindihin, dati ang kape ay pinakukuluan. Pero ngayon, instant na ang kape. Kung instant ang mga iniinom natin kinakain, instant noodle, instant oatmeal, eh kailangan instant din tayo sa panalangin dahil ang mananalangin, ang pagpapalain ng Diyos ng umaapaw at todong-todo. Amen? Kaya kailangan ikaw ay mananalangin sapagkat sa mga nananalangin, sila'y nabubuhay sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Laging tandaan mo, ikaw at ako'y iniibig ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw at ako'y iniibig ng Diyos. Oh, purihin po ang Diyos. So what is the mystery? Christ in you, the hope of glory. Si Kristong nasa iyo, ang pag-asa sa kalwalhatian ng Diyos. At bakit tayo nasa kalwalhatian ng Diyos? Dahil sa banal na Espiritu ang natanggap natin. Eh, simple lang yan. Pansinin mo po, ang mga alagad, nagreklamo yung isang magulang, at ang reklamo'y ganito, ang iyo pong mga alagad, hindi na palayas ang masamang espiritu na sumisira sa aking anak. At ang sabi ng Panginoon, dalhin mo sa akin yung anak mo. Nagsalita lang ang Panginoon, lumayas na ang Diablo. Natakot pa. Dahil ang Diablo ay takot kay Jesus. Ang Diablo ay takot sa iyo, pero ang nangyayari, takot ka sa Diablo. Huwag mong katatakutan ng Diablo. Hello? Resist the devil and he shall. Don't resist the devil, what will be the negative effect? Pag hindi mo linalabanan ang Diablo, mag-i-enjoy siya sa iyong paligid. Tingnan mo ang iyong katabi. Resist the devil and he shall flee from you. At yun po'y pangako. Amen? James 4:7, ano po ang sabi? Kaya kailangan ginagamit mo yung kapangyarihang nasa sa iyo. Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. What is submission? Complete surrender. What is complete surrender? Total yieldedness and allowing God to do His work.
Ipinapahintulot mo na gawin ng Diyos ang kanyang gustong gawin sa iyo at sa akin at iisang layunin ng Diyos, iangat ka habang ikay bata pa. At pag matanda ka na, ikay nasa tugatog na ng iyong tagumpay. At tandaan mo ito, iilan ang naitutugatog ng Diyos sa ngayon dahil iilan ang nagtitiwalang hustuhan at lubusan sa Diyos. Kaya kapatid, Christ in you, the hope of glory, and this is the mystery. Why hope of glory? Because whenever we pray to the Father, anything that we ask from the Father according to His will, in the name of Jesus, it shall be done to us. Ano man ang hingin natin sa Ama, sa pangalan ni Jesus, huwag sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Huwag sa kabaitan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen? Huwag sa pag-aayun mo, sa pangalan ni Jesus. At lahat ng hiningi sa Ama sa pangalan ni Jesus ay gagawin sa iyo. And ayos kong iyong maintindihang mabuti, all of hell is afraid of you. And because of ignorance, takot ang maraming Kristiyano sa Diablo. At ang gawain ng Diablo, ihiwalay ang isang Kristiyano sa paniniwalang iniibig siya ng Diyos. At habang ako ay nagbubulay, bakit ka ba uusigin? At bakit ka ba hindi nakakaranas ng pag-uusig? Simple lang, pag hindi ka nakakaranas ng pag-uusig, walang pag-angat ang buhay mo. Sino ang nakakaranas ng pag-uusig? Yung ang bukang bibigay ganito, alam mo dahil sa Diyos, alam mo dahil sa awa ng Diyos, alam mo gumaling ako dahil ako'y dumalangit, humingi ng kagaling at ako'y pinagaling ng Panginoon. Ang pinagmamalaki lagi ay ang Panginoon. Eh yung iba mayabang, kaya ako gumaling dahil malaki ang aking health insurance. Kaya ako gumaling dahil nabayaran ko yung lahat ng mga ginawa sa akin doon sa ospital. Pero kung ipagmamalaki mo ang Diyos, ang dakila akong manggagamot, at kay Jesucristo higit pa ako sa mananagumpay, at pag yay patuloy mong ginagawa, palayo ng palayo sa iyo ang mga demonyo at ang Diablo, ay iiwasan ka, kaya iyong tandaan na itinuro ni Pablo, be strong in the Lord and in the power of His might, Ephesians 6:10, at makikita mo, to be strong in the Lord and in the power of His might, you must be always wearing yung baluti ng Diyos, the armor of God. Inisip ko yon dahil matagal ko na itong itinuturo. At kung papansinin natin, yung armor of God ay belt of truths, breastplate of righteousness, at yung breastplate po, balot ang patilikod natin. Because our rear guard is the glory of the Lord. At tapos, meron tayong shield of faith at meron tayong sword of the Spirit at helmet of salvation. At laging ang labanan ay ikay dayain ng kaaway, nako, kaya ka ganyan, hindi ka nag-iika po. Tandaan mo po, hindi mortal na kasalanan ang hindi pag-iika po. Hello? Makararating ka pa rin sa ulap. Pero nag-iika po, magiging mayaman sa ibabaw ng lupa. Amen. Ngayon, kung ayaw mo namang maging mayaman ka, okay lang, huwag kang mag-iika po. Huwag kang magkaloob. At hindi ka, tatangkilikin ka pa rin ng Diyos. Pero titiyangin ko sa iyo, iiwasan ka ng mga kamag-anak mo. Ayan na naman si born against. Dahil wala kang patutuo. Ayan na naman si hallelujah, wala namang luya. Naririnig ko yun noong 1980s. Si hallelujah, wala namang luya. Sapagkat hindi ko pa nararanasan ang kaluwalhatian ng Diyos dahil ako ay binabasag pa ng Diyos. A broken spirit availeth much. Amen po ba? Babasagin ka ng Diyos para wala kang pagtitiwalaan kundi ang Diyos. At pagbasag ka na, name it, at yun ay bibigay sa iyo ng Diyos ng walang tigil at walang humpay. Amen. Hallelujah. So, nakita ko, kaya pala ako ay pinag-uusig at pinagbibigyan. And I love my critics because they are a blessing for me. If not for the critics, hindi po ako makapagtatanong sa Diyos kung tama nga yung kanilang criticism. Critics are your wealth. Sabihin mo sa iyong katabi, yung mga bumupuna sa iyo ay kayamanan mo. Yung umaakusa sa iyo at yung lumalait sa iyo, yaman mo. Magpasalamat ka at may umaapi sa iyo. Amen. Hallelujah.
at ang lahat ng inaapi ang kakampi niya ay Diyos. Baguhin mo ang iyong buhay at tingnan mo na ikaw ay sinasamahan ng Diyos. Amen. Hallelujah. And why is it that Satan will attack us? Because our shoes, hallelujah, these shoes is not my shoes. My shoes is the gospel of Jesus Christ. Amen. And what is the gospel of Jesus Christ? That I always testify that I love my wife because God loves me. That I love my family because God loves us. Amen. Hallelujah. At pipigilan ka ng kaaway. Pero laging tandaan mo, blessed are you when you are persecuted for righteousness' sake. Where is the blessing? In persecution. And why will you be persecuted? Because you believe in Jesus. Hello. Don't compromise. Trust Jesus. Testify about the goodness of the Lord. Huwag na kayong mag-away na mag-anak. Hindi ang kalaban mo ay nanay mo o anak mo. Kalaban nating lahat ay si Satanas, at si Satanas ay tinalo ng Panginoon. Huwag kayo ang mag-away. Hello? At kung pera ang inyong pinag-aawayan, lumuhod ka 24 oras. Payamanin mo po ako para hindi na namin pagtalunan ng pera. Hello? At magugulat ka. From many other sources, God will supply your prayer. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who are reviled for my name's sake, for great is their blessing in heaven. Kaya kapatid, ano ang pananalig? That I am loved. That I am more than a conqueror. That you are a defeated foe. All demon spirit is under my feet. Yes. Yun po ang faith. And then the sword of the spirit is this. You declare the promise of God. All the promises of God in Jesus are all yes and amen. It's all in Jesus, yes, in Jesus' name, amen. At makikita mo na ikaw ay mabubuhay na laging nasa tibay at katatagan. Kaya mag-alab ka sa pagdalo sa pagtitipon. Because our blessing is in this gathering. At makikita mo na yung helmet ay salvation na ako'y ligtas. At tiyak ang aking kaligtasan dahil iniibig ako ng Diyos. Iniibig ako ng Diyos. Kaya't walang salot na makalalapit sa aking isipan. Ang salot po ay unang linalapit ay isipan para magsimula ang takot at ma-stress ang isipan ng isang Kristiyano. And if you are spiritually weak, then it will affect your physical body. Kailangan po magkaroon ka ng spiritual immune system, and that is faith in Jesus. Keep on believing Jesus and keep declaring na ang nanay mo ay mabubuhay hanggang 100 years old. Makakakuha ng 100,000 na ayuda ng gobyerno. Kaya sasabihin ng iba, baka mapagod, wag, basta paniwalaan mo, kung mabuhay siya hanggang 95, katulad ng isang kaibigan namin, at nabalitaan namin na namatay na nung isang araw. 93 years old. Siya po ay tuloy-tuloy, pero hindi siya namatay sa COVID, siya ay namatay sa katandaan. Kaya kapatid, malaki ang pangarap ng Diyos sa iyo, kaya mahaba ang buhay mo. The length of your years is commensurate to the dream that God has planted in your heart. Know the dream and you will see the vision. Amen. And when you see the vision, maglagay ka ng takdang edad mo para iyong makamit yun. Kaya itinakda ko sa aming mag-asawa that before age 35, may kotse kami at may sarili kaming bahay.
Age 27, pagkakasal namin, may kotse na agad kami. Age 32 ako, siya ay 31, may house and lot na kami. Why? Because I have a dream. Sabihin mo sa iyong katabi, have a dream. Have a dream. And from that dream, you will see vision. At laging tandaan mo po, Christ in you, the hope of glory. And what is the glory of God? To perform miracles through you. For Himself. Gumawa ang Diyos ng himala sa pamamagitan mo para sa Kanyang sarili. Kaya sa sandaling ito, iyong tanggapin ang katotohanan ito na si Kristo'y nasa sa iyo, kaya walang makadadaig sa iyo at walang makatatalo sa iyo. Sabihin mo, sige, angkinin mo itong katotohanan ito, Christ in me, the hope of glory. Angkinin mo ito. At simula ngayon, magiging kaiba na ang iyong buhay, ang iyong pamilya, at ang personal mong buhay. O aking Ama, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong kadakilaan, at ito'y binigay mo, at aking tinangkilik, at ito'y narinig nila at kanilang tinangkilik. Magkasundo kami sa pagkatangkilik sa katotohanan ito. Christ in each one of us, our hope in glory. Kaya maganap at mangyari ito sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Hallelujah, Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Na mula sa sunod-sunod na kabiguan mo sa iyong buhay, mula sa sunod-sunod na pagkalugi mo sa negosyo, matatapos din ang lahat ng ito. Hindi pwedeng magtuloy-tuloy na there is drought in your life because the God that we serve is the God that sends abundance of rain in our life. Kaya ang buhay ay hindi laging kalungkutan. Ang buhay ay hindi laging pagtitiis. Ang buhay ay hindi laging sakripisyo. Tandaan po ninyo, nangyayari lamang yan for a certain period of time. You can listen to our program Revival on Air via CBS DWAD 1098 kHz AM band 7:30 in the morning until 8:30 in the morning, Monday to Wednesday with Pastor Kenneth, and Thursday and Friday, Brother Jonathan, sending revival in the lives of the people.